ang arka ng testamento, at hudit na mananalo na pumugot niyong ulo ni Olympus na lilo. Inangkalinis linisan di nagkamit kasalanan. Siya ang ating daingan ng tawagin gabit araw nang tayo'y kaawaan. Maawain, masaklolo sa sinumat maling lalo. Siya'y batis na totoo, maniningning yumuyuko sa tanang sang impyerno. Misto lang intercessora ng tanang anak ni Eva. Kaya tayong nasasala, magbalikwas, magsisina at paampon sa kaniya. Yamang tayo ay binigyan ng Diyos na munting lugar. Pinautang pa ng buhay tanang ating kasalanan, pagsisihan, ikumpisal. Tayo ay magsamantala, magsisinang ating sala. Dagdagan ang penitensya nang tayo ay makasama sa langit ng Birheng Ina. Yamang di natin malaman yaong oras kung kailan. Pagdating ng kamatayan ay itamis gabit araw lahat nating kasalanan. Ang lalong magaling dito naman ay isipin ang madlang awa sa atin, ang madlang awa sa atin. Misteryong ang hatilin ng Diyos na poon natin. Nayaong sakro madero na kinamatayan ni Kristo, dahil sa sala ng tao, dapat mahaling totoo ng tanang mga Kristiyano. Yaong banderang pangwagi, marikit na estandarte, kinatatakutang dati, at kusang dumuruhagi sa demonyong umaali. Ay anay sa kalupitan ng mga Hudyong hunghang, kanilang kaugalian, magdayat gumawang lalang sa sinumang parusahan. Kung sakaling mamatay na
at ilibing na nga nila. Sa hukay ay isasama ang kasangkapang lahat na ipinatay sa may sala. Ito ang siyang inasal ng mga Hudiyong humhang. Ibinaon nila naman yaong mga kasangkapan ni Jesus sa pagkamatay. Kaya ginawang tibobos ng malupit na hayop. Anilay nang di mabantog naturang anak ng Diyos. Yaong pinatay sa kurus. At yaon namang baunan ng mananakop sa tanan. Kanilang pinatabunan saka doon sa ibabaw. Nagpatayo ng simbahan. Ang pamagat nilang lubos, yaon ang templo ni Venus. Kahunghangan ng tibobos ng mga taksil na loob. Naalipin ng demonyos. At magmula noon naman, hindi mangyari ang madalaw ng sino mang bininyagan. Doon ay may nagbabantay na mga hud Yosukabar. Sa awang di mamagkano ng Diyos na masaklolo ang mga lugar na ito na bihag nga tinalo ng haring si Constantino. Ano ay nang makakamtan yaong mga santong lugar? Tuwang hindi ano lamang ni Constantino nang minsan emperador na binyagan. Saka si Santa Elena na kay Constantinong ina. Sa Jerusalem nagsadya at ibig niyang makita kurus na inusasala ang nasa't pita ng loob nitong reynang maalindog. Ibig niyang, ibig niyang,
ibig niyang mapanood. Ibig niyang mapanood ang mahal na Santa Cruz na sa atin, na sa atin, na sa atin isinako. Nang siyang ay dumating sa bayan ng Jerusalem, pinaghanap niyang tambing, pinaghanap niyang tambing, kawin na walang kahambing, pinagtubo san sa atin, ngunit hindi masumpungan at kung saan inilagay ng mga hudyong hunghang at sapagkat ang baunan kanilang pi natabunan. Ang naisipang maganda ng Emperatriz Elena, ipinatapong lahat na ang mga idolatriya doon sa templong meskita. Iniwas at isinabog yaong simbahan ni Venus. Ipinatibag ang bundok nang lumalay at sumipot. Mahal na libing ni Jesus. Kasiping di na baunan ng mananakop Satanan. Doon naman nasumpungan yaong kamahal-mahalan. Kurus na ki namatayan. Tatlong kurus ang nakuha, sampung rotolo'y kasama. Ngunit hindi mapagsiya ng tao at makilala ang kurus ni Kristong Ama. Tatlong kurus kong pagmasdan, iisa ang kahabaan. At gayon din nga sa kapal, kaya hindi mapagbulay ang kay Jesus na maalam. Kaya nga ang nilagaling nitong reynang masintahin, sinangguni niyang tambing, si San Makaryong Butin, obispo sa Jerusalem. Ano pat ang inaganda ng obispo't ni Elena? Doon may isang senyora
kantong naghihingalo na. At papanaw, at papanaw, at papanaw ang hininga. Isa-isang inilagay, isinipin sa may damdang. Ang tatlong krus, at tatlong krus, at tatlong krus na naturan. Ang tatlong krus na naturan, sa dalawa'y walang tunay. Na nagbigay kagalingan. Ngunit ang krus ni Kristo na isinakop sa tao, Nang siyang malapit ko no, nakagaling na totoo. Sa naghihingalong tao, para-parang nangagtaka, ang taong nangangakita. Himalang walang kapara, ng Diyos na poong Ama. Doon sa abang senyora. At mayroong isang patay na ibinaw na lamang. Isinipin nila naman sa krus ni Jesus naman. Ang patay agad na buhay. Doon na nga nakilala na pagsino ng lahat na. Ang krus na maligaya na isinakop sa sala ng ikalawang persona. Agad ng iginalang, pinuri at niluhuran. Pasasalamat na tunay, nila sa buong may kapal. Dito sa tu, ang kinamtan. Nagtalo at dinagkaisa, loob ng mga lihasa. Na di mapagwari nila na kung anong ahoy baga. Yaong kurus na maganda. Anang iba'y olibo, palmaan ng ibang dokto. Sipres ani, San Macario, ang pinansi ang totoo. Yaon ang ka, hoy na Cedro. Kahoy na katuwa-tuwa, ibinungay pawang awa. Ang linamnam at ang bisa, nakapawit na kawala. Sa sakit ng taong madla.
Kalahok din at kasama ng puros ng ating sala. Apat na pa kung maganda. Apat na pa kung maganda. Sa kamay, sampo, sa paa. Ni Jesus na poong Ama. Tunay nga't hindi pahayag ng mga santos propetas. Nayaong pa, ako ay apat. Ang ibang bias at pantas. Siyang nagsabit sumulat. Lalong nagpasakit nito ang ina ni Constantino. Apat ang pa kung totoo. Apat ang pa kung totoo na ipinako kay Kristo ng mga lilong Hudyo. At sapagkat nang makuha kurus ni Jesus na Ama ng Emperatriz Elena, mga pakong mahalaga, di nasira, di nag-iba, himalang sukat pagtakhan, sa mga pakong natural, ay anuman lamang, sa ilano man lamang, sa gayong kabang araw, na ibinaon sa hukay, at ang mga pakong hayag, hindi man sampu ni Hestas, ay kinalawang na lahat, kulang lamang ang maagnas, na parang lupang matigas. Minahal nga ning totoo ng ina ni Constantino ang pako ni Jesucristo. Sampu ng sakromadero na isinakop sa tao. Isang ang pakong marilag ang nasa bayang karpentas, na minahal ng lahat. Kung ipagyesta ang tawag, Klabo Santo ang pamagat. Ang ikalawa sa bilang nitong pakong lubhang mahal, Nasa simbahan ng Milan, si San Carlos ang naglagay ng paroon at dumalaw. Ikatlong pakong maganda, isinangkap kapag daka ng empera,
ng Empera, ng Emperatriz Elena, ng Emperatriz Elena, sa marikit na diadema, ng bugtong na anak niya. Ang wika ni San Ambrosio, pakong ikapat ni Kristo, ipinatapong totoo ng ina ni Constantino sa dagat ng Adriatico. Dahil sa bayong sumasal, halos ang bayay matunaw. Kaya iti na po naman, yaong pakong lubang mahal, at ng siyay magpahumpay. Ang wika ng ilang doktos sa pakong yao ni Jesus, nang maitapong matapos, sa tubig ay di lumubog, himala ng poong Diyos. At ito ring pakong mahal, sa dagat niya binitawan, ang nasa Paris na bayan, sa templong lubang mainam, ni San Johnny, banal. At yung pakong maganda, nasasangkap sa diadema, ni Constantino na una, yaon ang hindi iba, ang nasa templo ng Roma. Kayangat ang katampatan sa sino mang bininyagan, purihit pa salamatan ang Diyos na puong mahal. Nitong awa niyang tanan, tayo ay dumalangin at tumawag tayong tambing sa Diyos na maawain, at nang tayo ay ampunin sa anumang hirap natin, tayo naman ay pumara sa gawa ni Santa Elena, sa paghanap at pagkita ng kasangkapang lahat na isinakop sa sala. At anumang magpagpita, tanang gawa ng kabanalan, manalangin gabit araw,
na tayo'y huwag masinsay sa daanang, sa daanang, sa daanang katuwiran. Patulog tayo'y dumai sa mahal na Inang Birhen. Yamang siya'y, yamang siya'y, yamang siya'y maawain. Yamang siya'y maawain na tayo'y ipanalangin sa Diyos na, sa Diyos na, sa Diyos na poon natin. O Maria, masaklodo, Ina ng Divino Berbo, ngayon ko'y pakinggan mo itong pagtawag sa iyo naming salaring tao. Alang-alang, Inang Mahal, sa iyong kapighatian nang makita mo't matingnan ang mahal na pagkamatay ni Jesus, anak mong tunay. Kami iyong idalangin kay Jesus, anak mong giling, nang kaniyang patawarin ang sala at lawang hinsil ng mga nagawa namin. Kapag ikaw, Inang Hirang Birheng kalinis-linisan, ang humingi ng anuman hindi ka pagkakaitan ni Jesus, anak mong mahal. Kaya pa Birheng Marilag, Inang walang katulad, magdalitak at mahabag, ipagtanggol kaming lahat sa mga dalit at hirap. Sa Diyos Amang Mahal, idalangin kami't bigyan ng pagsisising matibay tanang aming kasalanan at magandang kamatayan. At sa oras ng pagdating niyong kamatayan namin, kami po't inyong dalawi, sakloloan at aliwi sa hirap na titiisin. Yayaman ikaw nga lamang, Birheng kalinis-linisan, ang dinahawa munti man ng salamana kay Adan itong buong santinapan. At aming kaluluwa, kung kami mamamatay na, ay kunin mo't ipagsama, at nang kami guminawa sa maluwalhating gloria. Ang winikan San Mateo sa kanyang ebanghelyo, walang pagsalang totoo ani ay si Yesu Kristo muling mananaog dito. Kaniyang ang huhukuman ang buong sangkatauhan, ngunit hindi malalaman nino mang banal na banal kung aling oras at araw. Subalit di sasala itong pagparitoniya niyong pang-una kaniyang ipinagbadya sa mga santos propeta. Kaya nga at itinitik sa buong salmos ni David itong araw kung sumapit, pawang mag
nagugulong pilit ang lupa sa ampo ng langit. Nang kay Moises ay iabot ang sampung utos ng Diyos, madlang kakilakilabot ang tunay na napanood doon sa Sinai na bundok.